po pala si Jordan Lipayonan, dating cameraman ng ABS-CBN. So, ito po, pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pag-record ng video para maihayag sa loobin namin at ng aking mga kasama na nagdemanda sa ABS way back 2002. So, ito po yung mga ebidensya na ako ay isang cameraman na naging empleyado nila. Ang ebidensya na si Coco Martin ay minsan kasama ko sa mga projects sa Hong Kong po yan. So, alam naman natin na lahat tayo ay paano magkaroon pa ng souvenir kumukuha tayo ng larawan sa souvenir ng ibig sabihin ay nakarating ko sa isang lugar na hindi pa nararating at nakasama mo yung mga taong importante sa'yo. So kahit pa paano, matagal na ako kami magkasama ni Coco Martin. Tapos, nagawa pa ko namin yung pelikula Noy bago nanalo ng pagka-presidente si Noynoy Aquino. Isa ako sa mga nag-camera ng pelikula niya. Ito po, napanood ko kasi yung dahil sa napanood ko yung video ni Coco tsaka ni King tsaka ng ibang mga artista, naisipan kong sagutin sila. Unang-una, sir, may karapatan akong magsalita dahil katulad sa atin, noong panahon na dinimanda namin ang ABS, 1997, naging cameraman ako hanggang 2002, wala po kami beneficio. SSS pag-ibig Peter. So, maramihan ng mga kasama ko noon na tumagal na ng dekada, higit pa, ay dalilin ko ng beneficio. So, sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdemanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Noli De Castro, Red Filon, okay. Sila po yung mga, kumbaga nagpaalam ako, nag-abiso ako na, sir, tulungan niyo ako kasi nagpa-file po ako ng case kasi hindi pa ako nare-regular. So yan yung mga ebidensya na nakasama ko si Kawayan. Ayan po kung yung mga bandana. Ayan po kami si Kabayan. Ayan po kung matagal na ako ito. This was siguro nung panahon na tatakot siya magpapalas president. Nilapitan ko yun siya. Yung mga kilala nating anchor, nilapitan na. So, ang naihayag nila sa'yo, sige, karapatan niya ganun na magdemanda. So, ginawa nga natin ang pagdemanda ng 2002. Okay. Ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. 2010, doon, inalok na kami ng kontrata na kumbaga, pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Gusto mo manatili o hindi. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin yung maging regular na empleyado. Dalawang uri yung kasi na empleyado meron dyan sa ABS. Isang regular na may union na rank and file union at kaming mga talent na which is kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. So kami yung sinasabing talent. Now, titignan mo yung batas, walang salitang talent. Dahil hindi naman kami sumasayaw at hindi naman kami artista o kumakanta, kundi ang hawak namin ay camera. Ang ibang kasamahan ko, hawak nila ay ilaw, CCU, OB-Bang, driver, sa mga ganun nga po. Sa batas na kinagisnan natin na after 6 months, dapat regular na empleyado ka. Yan ay batas pa ni Marcos. May 13-month pay ka. Yan ang mga dapat na binibisyon na matanggap mo. SSS Pag-ibig Peter. So, inilaban namin yan. No? 2010, sa pilitan kaming tinanggal. So, nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umabila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap. Ngayon, Coco Martin, King Chu at iba pang mga artista, nung panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo? Nasaan kayo? Ganon din ang panawagan ko sa mga director dyan at sa mga kapwa ko
manggagawa dyan sa loob. Nasaan kayo? Diba? Unang-una, walang social media nung panahon na yun. No? Walang senador na pumuprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi niyong pinapatay ang press freedom. Dahil kayo ang pumapatay ng press freedom. Yung kaso ko, ng grupo ko, 18 years natulog yan. Hindi gumawa ng ingay. Marami sa mga bashers naglaban. So, ba't ngayon lang kayo nagreklamo ba? Kasi hindi nila alam. Kaya malaking pasalamat ko sa social media, alam niyo kung bakit, na ihayag ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog, ang iba nagbihis pa, talagang nagkontodo, postura pa, dahil akala nila, wow, parang ano na to ha, parang promotion to. Pagdating sa hotel, pagkatapos kumain, itataka siya bakit may mga security guards sa mga gilid. Biglang ito, lalatago siya, sorry, wala ka na sa kumpanya. Tama ba yun? Apat na hotel yan. 2,500, 300 plus na manggagawa dyan sa ABS ang illegal yung tinangga. Karamihan dyan, rank and file na dahil redundant or kung anong mga katwiran nyo, pero nabayaran nyo sila. Kami, ako as talent, tinanggal nyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Ito, ang katwiran nyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID? Kami, tinanggal kami sa araw ng Kapaskuhan. Nagpasko kami ng tuyo ang nasa mesa, pero masaya pa rin kami dahil sa prinsipyong ipinaglalaban natin. Ganun lang kasimple yun. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa'yo, yung dami mo sinasabi, alam mo, para kang bata. Para kang ano eh, para kang manok na naglilimlim, na binugaw, nagtatakbo, putak na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. Huwag mo idama yung buong mamamayan, huwag mo idama yung lahat tayo. Eh, katuga ako, wala na ako trabaho ngayon eh. At hindi kayo pinasasara. Hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Bakit hindi mo kalampagin ang boss mo na si Gabby Lopez at sabihin mo, sir, kawawa naman yung mga tao natin. Abay, ayusin natin to. 2004 pa. 2005, dumaan na yung administrasyon ni Noy Noy. Tapos ngayon, magkukumawag kayo? Okay. Yan, legal basis na yan. Wala na ako kinalaman dyan. Pero naiintindihan ko siya. Pero hindi ako abogado para husgahan ko at magmagaling na bigla-bigla na lang may mga lumalabas na abogado dyan. Ang sa akin lang, concern ko bilang manggagawa. At yung kaso kong gumawa ng ingay ngayon, 18 years na natulog. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang NTC, ganito, ganyan. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Noong una, sumisigaw tayo ng katarungan at magkaroon ng batas, may patupad sa lahat, ganito, walang pinipili, mayaman o mahirap, eto na yun. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Sorry, mali kayo dahil siguro ganyan kayo noong panahon namin na tinanggal kami sa kumpanya. Hindi ko kami nagdidiwang. Nagdidiwang ko kami dahil may batas na nai-implement, na may batas, na may pangin, na sinusunod para ma-implement. No? Para, ibig sabihin, mapasunod ang mamamayan. Nagkaroon tayo ng magandang, kumbaga, walang pinipili, mayaman o mahirap. Ito nga eh. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya eh. Walang rehistro eh. Automatic yung sasakyan, bibit-bitin eh. I-impound eh. Kumpiska yung lisensya eh.
anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil bang malaking kumpanya kayo, marami kayo natulong, bakit hindi ba kayo pwede tumulong na kahit na panandali ang sarado ang kumpanya nyo, kung talagang bukal sa kalooban nyo? At pangalawa, ko, hindi utang na loob ng mamamayan. Ha? Huwag kang manumbat. Huwag kang manumbat. Eh, mitik na yan eh. Ilang araw ka pa nga lang naku-quarantine na dahil sa COVID, wala tayong labas eh. Pambihira ka, parang hindi ka ka-industriya. Nagnangawa ka na ng ganyan. Hindi mo na naisip, sana inisip mo yung mga utility natin sa industriya. Ha? Yung mga stuntman na minsan pinagsalitaan mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin dahil nakasama kanya sa trabaho. Kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ha, mga kababayan. Si Robby Padilla, ako natutuwa ko rito kay Idol Robby. Minsan nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robby Padilla, inaali niya, humihingi siya na, sorry, pasensya ka na, napuruan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho. After later on, parang nilalambing ni Robby niya. Maya-maya, pasensya ka na. Eh, kumbaga, pampalubag loob ang tawag loob. Pampagaan ng kalooban. Yan si Idol. Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nususumbong sa akin mga sana. Minsan nakapanakit ka, napuruan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Ha? Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo sinabi? Pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako gano'n. So ano ibig sabihin mo? So paninindigan mo na na gano'n ka? Well, okay lang ako. Kita naman eh. Nung mag-run ka eh, lintik na yan eh. Basagan ng mukha ang sinasabi ko eh. Baka